So habang walang bumibili sa ating tindahan, sinamantala natin bumili ng ating mga debote. At dahil nga naubusan tayo ng juicy lemon na malaki, pagbili natin, sinabay na natin yung RC Mega. Meron pa naman tayo dyan natitira ng RC Mega na almost isang case pa yon, pero yung juicy lemon natin na malaki ay isang piraso na lang, yun nando na lang sa ref. Kaya mahirap naman kung maubusan. Ito yung inuudos ko kanina sa anak ko bago siya pumasok. Diba? Sino mga relate dyan ang aking mga kasari na pag naguutos tayo sa ating mga anak ay hindi tayo sinusunod kadalasan, diba? Kung minsan magkakailangan pa natin magalit bago tayo sundin. So, yan ang ating sitwasyon kapag bumibili tayo ng ating mga debote malapit dito sa atin. Hindi kasi sila nagde-deliver, kaya nakakaloka. Kailangan natin hiramin yung kanilang kartilya. Minsan naman pag marami talaga akong binibili, yung tri-bike ang aking hinihiram. So, buti na lang meron silang pinapahiram na mga ganito, diba? Kasi lalo ito is kinita kami, kaya mas madali sa akin yung kartilya. At syempre, dahil nga bumili tayo ng debote, diba? Matik na yan. Maging kargador na rin tayo, diba? diba? Pag tindera ka talaga, kargador ka, diba? Kaya kailangan yan. Pag ilalagay mo yan sa pwesto, talaga magbubuhat ka ng mabigat, diba? Nakakaloka. So, heto na nga yung kaganapan natin ng araw ng Martes. Ayan, nagpunas-punas tayo sa mga ilalim ng mga debote section natin kasi napakadumi dahil nga simula kahapon ang lakas ng hangin. Kaya nakakaloka. Tapos, nag-display na rin tayo ng mga kalbo-kalbo ng mga display sa ating tindahan. Lalo na dito sa ating mga noodle section. Ayan, kasi kadalasan yung mga mag-uwian galing sa trabaho, nagmimerenda yan ng mga noodles, diba? Kaya, kailangan dito unahin talaga natin yung pagdi-display sa ating mga noodle section kasi hindi na natin napapansin kung minsan na marami na palang mga lagas-lagas sa ating mga display. Kaya, kailangan palagi lang natin i-check. So, sinamantala natin yung tagtumal kasi super tumal talaga simula kaninang umaga kaya nakakaloka. Tapos, nagpunas-punas na rin tayo ng ibang part ng ating divider kasi talagang andumin. Dulot nga nung hangin simula kahapon, di ba? Buti na lang si Super Typhoon eh lumihis na kasi kanina lang kakwentuhan ko si Pag-asa. Yun nga ang sabi niya sa akin, lumihis ng araw si Bagyo. Buti na lang talaga close kami ni Pag-asa, di ba? So, dito naman sa pinakataas ng ating divider, dito yung ating mga plastic section at saka yung ating mga foil section. Kasama na rin yung ating mga gamot section. Ayan. Kasi kahapon guys, may bumili sa akin ng plastic labo. Pagkuha ko ng plastic labo, sumabog sa akin yung mga buhangin. Dahil nga sa lakas ng hangin simula kahapon, yung mga dumi kasi niyan guys, nagagaling siya sa aking bubong. Meron kasi siyang maliit na butas dun sa gilid. Yan siya nanggagaling. Diba? Nakakaloka. Tapos, tanggalin naman natin sa plastic itong Happy Diaper pants natin na XL kasi ito talaga fast moving sa ating mga diaper. Kasi pag nasa plastic yan, napapabagal tayo sa pagbibenta. Baka mamaya lalo tayong iwanan ni Tumer pag mabagal tayo magbenta sa kanila, diba? Lalo tayo maluloka nun, diba? Tapos, punas-punas na rin tayo ng sahig pag may time, diba? Nakakaloka. Ang daming buhangin. Ang gaspang na ating natatapakan. Kaya lalo tayo naluloka. Ang cute-cute ng aking chong-chong. Lagi nakabantay sa akin, diba? So, hindi na natin malalahat pang paglilinis ng ating tindahan. Kasi ang dami pa natin gagawin sa loob, diba? Nakakaloka. Sobrang pagod talaga. Maging tindera na. Single mom pa, diba? Please subscribe to my second channel and follow me and like to my FBP's Goddess Vlogs. You can join also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari Business.